Okay mga bro, ito na yung part 2 ng ating video sa pag-repair natin ng welding machine. So, ito yung Miltek MMA 300. Ito, nabuksan na daw ito mga bro, napagawa na. Dalawang beses siyang bumili ng IGBT sa Shopee. At ayun, sumabog daw. Oops. Ayun, natanggal na yung mga parts. Ito, ang liit ng laman. Ang liit ng laman mga bro. So, natanggal na yung isang heatsink niya. Okay, ito na yung mga okay, bago na 'to mga bro. Bago na 'to. Hindi na 'to yung original niya. Ayan, natanggal na yung dalawang IGBT, may natanggal na chips na resistor at saka capacitor at saka diode. Kita niyo mga bro, ang liit ng laman niya. Kung yung nagawa natin na video doon sa ProQuip, meron siyang relay at saka meron siyang thermistor. Ito wala siya, oh. Nakakatakot kapag i-troubleshoot to mga bro. Sumasabog to. Kaya never nyo na lang i-attempt kayong mga nagdi-DIY. Paggawa nyo na lang dun sa mga qualified at saka experienced technician, mga bagay-bagay na ganito. So, ayan, natanggal naman na yung mga IGBT mga bro. At saka ayan, ang natira na lang dito is yung kanyang capacitor na 10 nanofarad na ceramic. Yan, dalawa. Pero papalitan pa rin natin yan mga bro para sigurado pag ganito na ilang beses sumabog. Pakita natin yung kanyang circuit para makita niya. Ayan. Tanggal na niya lahat. Ang hindi na lang is ito. Value nito is nasa 10 nanofarad by 63 volt. By 63 volts or 100 volts. Papalitan na lang natin to. Tatanggalin na lang natin. Tapos ang ilalagay natin nito na IGBT is yung katulad lang din nung nilagay natin doon sa ProQuip. Ito siya. 60 amperes, 650 volts. Check muna natin mga bro kung meron siyang power. Plug in natin. Ayun, meron naman. Okay, bago natin maglagay ng mga parts mga bro, sukatin natin yung kanyang output ng driver transformer para malaman natin kung okay yung kanyang control board. So yan, nasa 50 volt AC tayo. 50 volt AC tayo. Hindi lang makita yung tester natin. Tapos nakakonect yung ating cold ground sa ating yung ating negative test prod. Tapos yung test point natin is itong primary ng ating driver transformer.
Ayan, may nasusukat tayong 30 volts. Oh, kahit dito sa kabila. Ayan. Doon naman sa kanyang output, yung papasok na ng ating IGBT. Twelve volts dapat. Ayan. 12 volts sa kabila. Huwag na huwag kayong ano mga bro, huwag na huwag kayong magsusukat ng signal na nakalagay yung ating IGBT. Lalo na yung mga ganitong klaseng welding machine na kulang sa protection. Nako, baka konting magkakamali lang isasabog yung IGBT. Kung gusto nyong i-test kung meron siyang signal, mas maganda tanggalin nyo yung mga IGBT niya. Tapos pwede nyo nang sukatin kung meron siyang signal na nanggagaling sa control board. So pwede na natin siyang salpakan ng mga parts. Pero tatanggalin pa natin dito yung hindi natin yung natira dyan na ito, yung isa pang ceramic dyan na SMD. Tatanggalin natin yan, tapos susukatin natin yung kanyang value. Para ano nyo, malaman nyo na kung ano yung value nyan. Bago kayo maglagay ng parts, mas maganda is i-discharge nyo muna yung inyong mga main filter capacitor, dahil kapag ano yan is may natitira pang boltahe. Kahit gamit lang kayo ng mga ano resistor na itong ginagamit ko dito is resistor lang na 220 ohms ang di-discharge ko. Ayan. Pero kapag nagdududa pa kayo pagkatapos nyo siyang i-discharge ng resistor, pwede nyo siyang discharge ulit. Pero dapat unahin yung i-discharge ng resistor. So, ayan. Tanggalin nga natin yung capacitor na yun. Ayan. Check natin yung capacitance nitong tinanggal natin na SMD. Ayun oh, 10 nanofarad, 11 pa nga. Check natin yung isa. 11. So buo pa naman, pero papalitan na lang natin mga bro para sigurado. Ito yung lalagyan natin doon sa diode. Lalagyan natin siya ng 3 ampere 100 volts na diode, mas matibay. SS310. Di ba mapakita yung ano yung number niya? Ayun. SS310. So, dalawa. Dalawang tapos dito mga bro, mapapansin nyo doon sa ginawa natin nung nakaraan may naka-series pa doon sa na-resistor doon sa kanyang IGBT. Ito ano na lang to, ang naka-series na lang sa kanya doon sa kanyang gate is isa na lang itong R19. Kaya ang value nito kadalasan ginagamit ay 15 ohms. 15 ohms at saka 15 ohms itong ito na mga R20 na naka-series doon sa diode, Schottky diode. Is ano to 5.1 ohms, tapos yung diode na SS14 at saka yung capacitor
So, wala siyang nakaseries na, isa lang yung nakaseries dito na resistor, pero mataas siya, 15 ohms. Yung ginawa natin dati is dalawang 10 ohms. Mas maganda yung circuit nun. Tapos, ganun din dito. Ayan o, pumutok pa yung linya dyan. Pero mukhang wala, baka wala akong 15 ohms dyan ah. Magano na naman tayo, magsi-series parallel na naman tayo mga bro. Okay, so magsi-series parallel na naman tayo dito para makabuo tayo ng yung 5 ohms natin, yung 5.1 ohms natin. Parallel na naman tayo dyan ng ano, dalawang 10 ohms. Tapos yung ating 10 nanofarad na ceramic, lagyan natin siya ng 472 na parallel. Ayan. Para maging 9.4 siya. Okay mga bro, gagawin ko muna to. Ito na mga bro, yung kinalabasan ng ating ginawa. Nailagay ko na yung mga parts. Ayan, ang pangit nga lang tingnan. Hindi siya presentable. Kaway-kaway mga basher. Ito yung gustong-gusto nyong nakikita eh. And wala kasi tayong isaktong balyo na mga capacitor at saka resistor. Di bali, safe naman yung ating ginawa. Hindi naman yung magdidikit. Wala naman yung magdidikit mga bro. Ayan. Pwede na nating subukan. Mapalo nga siya ng 300. Natin yung kanyang output. Yan, meron siyang 65 volt DC. Okay, subukan natin. Okay naman mga bro yung nilagay natin na IGBT. Hindi siya mabilis na mag-init, you know, malamig siya. Okay, sasarado na natin 'to mga bro. At yung ano naman, yung contender naman yung susunod natin. Ayun mga bro, bali natapos na natin yung melt tank na welding machine. Susunod naman natin itong contender. So, bago natin umpisan yung ating video ay maraming salamat nga pala doon sa nag-donate doon sa ating yung nakapanood ng video natin nung part 1. Meron na tayong 1,900 na views nung video na yon, at meron namang nag-donate na limang katao. Tatlong tagpi 10 pesos at saka isang 5 pesos at saka isang piso. Kahit yung piso mga bro is maraming salamat. Dahil ang totoo niyan is yung nag-donate ng piso is mas marami pang naitulong nun mga bro kaysa yung pinanood mo yung lahat ng ano ko, yung lahat ng ads ko doon sa video. Ganun po kalit yung kita sa mga views ng mga maliliit lang yung views ng bawat video mga bro. Hindi gaya nung iba na inaabot ng milyon or dang libo ng ilang araw lang. Pero sa amin na ano lang,
Kukunti lang yung views. Maliit lang yung kita. Ito mga bro, bubuksan natin tong contender na to. Kulang na ng isang tornilyo dito, hindi na naibalik. Ayun oh. Nag-iisa na lang yung nakalagay. Check natin kung ano yung tinanggal. Wag muna nating isaksak. Kasi baka lalong lumala yung problema niya. So doon sa mga una nating ginawa na welding machine, mas malalaki yung kahanon pero mas magaan. Ito maliit pero mas mabigat pa to. Branded kasi ito mga bro eh. Ayan, lininisan naman na to ng may-ari. Nako, medyo natanggal na tong mga nito ni. Mga brace niya dito na bali na. 'Di bale, meron tayong pang diyan. Papalitan na lang natin 'to, nabali tong dalawa. Natin sa kabila. Ayun, pati yung isa. Ito na lang yung buo. So ayun mga bro, yung nakita na natin yung kulang dito. Okay, yung kanyang capacitor na polypropylene, yan. Pag isa na lang siya. Ayun oh. Wala na yung isa. Mukhang kinater na lang 'to mga bro. Hindi naman siya, hindi naman nahinang. Mukhang na lang o kaya inuga-uga na lang ng may-ari siguro yan para matanggal. Oh, ito mga bro, isa sa mga kadalasan pag may umusok itong kanyang mga capacitor. Ito. Yan yung capacitor dun sa pagkita natin yung diagram. So ito yung diagram na ginawa natin nung part 1. O, apat na capacitor yung ginamit dito. Apat na 475J/400 volt. Samantalang dito is dalawa lang siya. O, iba-iba mga bro yung design ng inverter welding machine. Kahit na gumamit siya ng apat na IGBT. Tapos yung kanyang output diode is 6. So, mas maliit to mga bro kumpara doon sa nauna nating ginawa pero mas maganda pa yung laman. Yung natanggal dito ay check nga natin kung saan ko monek. Mukhang yung sa yung kumonek sa positive yung yung kumunik sa negative mga bro, yung yung kumunik sa negative yung tinanggalan. So ito yan, ito yung kumunik sa negative. Try nating i-plug in. So sukatan natin ng boltahe. Ayun, meron siyang power. Ayun, pag sinasagad na natin is nakukuha pa niya yung rating na amperahe. So, nasa 160 ampere ito. So, sukatin natin yung output. Ito, meron pa tong output kahit na wala yung isa. Ayun, oh.
Ito mga bro, ang experience ko dito is ano siya eh. Since yung nasa negative yung wala or nasira, meron pa tong spark. Makakapag-spark pa to pag welding natin. Pero kapag yung nasa positive yung na-open is ano na yan. Totally wala yung spark. Try natin mga bro. Kung ayun oh. So, tanggalin na natin. Pirmado nga na yung nasa yung connected sa negative. Yung walang capacitor mga bro. Kaya nakakapag welding pa rin. Pero wag nating pilitin, baka masiraan tayo ng IGBT. Kung yung nakalinya sa positive yung nasira doon, eto, pagkita natin ulit. Ayan. Ito, kung itong nakakonect sa positive, yung na-open or tinanggal nila, ano yan? May masusukat pa rin tayong voltage sa output, pero pag winild natin, so wala na siyang spark. So, ito yung tinanggal na sa negative. Okay, papalitan na lang natin mga bro. Papalitan na lang natin na dalawa. Mas maganda kasi dalawa yan na pinapalitan. May mga stock naman tayo dyan. Babaklasin natin mga bro to. Tapos papalitan na din natin yung ano, meron akong pinagtanggalan dito ng itong kanyang mga bracket dito na naputol. Mga plastic lang kasi eh. So napakasimple lang mga bro yung trouble nito. Yung capacitor lang na 475J by 400 volts. Papalitan natin. Okay mga bro, babaklasin ko at saka papalitan natin yon. So, ito na mga bro, nabaklas na natin at natanggal ko na din yung kanyang isang capacitor. Yan, 475. So, ito ipapakita natin yung ano niya, yung kanyang gate driver circuit niya. So, yan yung makikita nyo yung mga chips na resistor dyan, saka diode. Ang ginamit dito ay dalawang resistor na lang, yung nakaparallel doon sa resistor at saka diode na ano is 20 ohms, yung R3. Yan, nakaparallel siya doon sa nag-series na dito at saka R4. So, ito siya. Pakita natin yung ating ayan. Ang ginamit dito sa contender is itong 10 ohms dito. Ang ginamit dito sa contender is 20 ohms na lang yung nakaparallel dito sa SS14 at saka 5.1 ohms. Yung ginamit dito 5.1 ohms pa rin. So, parehas lang din mga bro yung circuit niya. Bali, wala na tong resistor na to dahil 20 ohms na yung value na yon. Kaya, same lang din mga bro yung ginamit. So, ayan. Papalitan natin mga bro. Bali, ano dito? Ang nilalagay ko dyan is mukhang naubusan na tayo. Mas matibay yung naglalagay ako ng magpaparallel na lang ako ng ano ng dalawang
Ayan, oh. Mas matibay ito kasi 630 volts yung kanyang rating. 2 to 5, ang basa niyan is 2.2 microfarad by 630 volts. Samantalang yung dati niya is 400 volts. So, pag mas mataas yung rating na voltahe, siyempre, mas matibay mga bro. Pero mukhang kulang yata yung nandito sa akin. Nako, tatatlo lang. Kulang tayo. Magyan na lang natin ng, ano, ng second hand. Meron pa akong bunot dito na capacitor na 475. So, ito yung nilalagay natin. 475, 4.7 microfarad by 400 volts. Check natin sa ating tester. Ayan. Okay, reading natin. Ayan, 4.6. Ayan, 4.6 microfarad. Check natin itong isa. Mga bunot ito, pero okay pa. Ano? Ulitin nga natin. Ayan, 4.6 microfarad. Tapos tong isa. Oh, medyo mababa na. Pero okay pa rin to. Lalagay na lang natin to sa negative. Check na natin yung kanina, yung tinanggal natin. So yung tinanggal natin. Naku, mababa na pala mga bro. Buti nag-spark pa kanina. Kahit mababa na. Oh, 1.5 micro na lang. Microfarad. Dapat 4.7 to eh. 4.7 microfarad. Ayun. So, ayun, nilalagay na natin mga bro. Ito mga bro, bali na napalitan na natin yung dalawang capacitor. Tapos yung kanyang mga bracket na putol. Mga bali. Yan, pinalitan na din natin ng yan, bali apat yan. So, okay na ito mga bro, sasalado na lang natin. Tapos itetesting natin. Makai video. Akal-alaan.